Welcome to my bag. Mabesh, halika kayo. Turuan ko kayo ng basic Hebrew language. Alam niyo mga besh, ang Hebrew is ang national na lengguwahe ng mga Israelites dito sa Israel. 9 years ko na dito, so medyo maalam din tayo, konti-konti. No, pero ano, alam nyo, mahirap pag-aralan ang Hebrew. Kasi bago ako pumunta ng Israel, may training kami dati. 1 week training lang yun. At hindi man sa pagmamayabang, medyo natuto naman ako konti. Kaya pagdating ko ng Israel is, hindi na ako mabenta. Nakakaintindi ako ng Israelites, ng Hebrew language. Pero mahirap ang sentence. Mahirap gumawa ng sentence mga besh kasi baligtad ang paggawa nila ng sentence. Kagaya ng, ano ba yun? Example natin, yung baligtad na words nila, yung sentence nila, is, kumain ka na ba? Ataraev or atreva? Motik shili. Alam niyo ba ibig sabihin ng motek chili? Motek is sweetie. Chili is mine. Mine. O, tinan niyo, baligtad. My sweetie, motek chili. Diba? Parang ano, baligtad talaga yung sentence nila. Kung hindi ka marunong, malilito ka. Kasi noon, training kami sa Manila, nalito talaga ako noon mga besh. Litong-lito ako. Pero, hindi lang sa pagmamayabang. Talagang pinag-aralan ko kasi. Tapos, minimorize ko talaga yung mga ano noon. Tapos, pag nagpapakilala kami sa harap noon, nag-training kami, ang bilis kong tumayo. Kasi gusto ko mauna. Kasi, kapag nahuli ako, ninervyusin ako. Pag ako nauna, syempre, hindi ka ninervyusin. Hindi ka mga besh. O, siya, dami ng dal-dal. Pag-aralan natin yung ano, bibili ako sa inyo ng basic lang. Basic ng Hebrew language. Ito nakakatulong sa mga baguhan ngayon dito sa Israel, lalo na yung mga G2G dyan na bagong-bago pa lang na hindi pa nila alam yung Hebrew. Ako kasi dati kahit bago ko dito, alam ko na yung ibang ano yung basic na Hebrew language. Alam ko na talaga noon. Kasi nga talagang todo pinag-aralan ko na training kami. Boker tov. Boker tov or bokeror, it means is good morning or magandang umaga sa Tagalog. Tapos naman, yung Tzohorayim Tovim. Tzohorayim Tovim, it means is good afternoon o magandang hapon. And Erev Tov. Ang Erev Tov is good evening, magandang gabi. Yung Laila Tov is yung pagmatulog ka na yun. Yung Laila Tov is parang ganun din yung good evening. Tapos alam mo, marami din ano, makakaparehong words at iba-iba ang meaning. Saka natin pag-aralan yan. Saka ako ituturo yan. Yung basic muna tayo ngayon. Kumain ka na ba? Paglalaki naman, ata. Ataraev. Pababae, at. Atreva. Tapos, kapag naman yung alaga nyo is, kunwari, masama ang pakiramdam, gusto nyo tanungin kung kumusta yung pakiramdam niya. Ek atamargish. Paglalaki, ek atamargish. Pagbabae naman, ek at margisha. Pag ang tawag nyo sa lolo nyo is saba, sabihin nyo, ek at margish aba or saba. Pag babae at ima ang tawag nyo or sabta, ek at margisha ima or sabta. Kapag naman gustong kumain, gusto nyong tanungin, pag gustong kumain, ang kumain is atrot sa lekol. Atrot sa lekol. Kapag babae yung ano yung tatanungin nyo, gusto mong kumain, atrot sa lekol. Pag lalaki, ek, ay no, mali, namali ako. Pag yung babae naman, atarot sa lekol. Atarot sa lekol. Alam nyo, pag lalaki at babae, magkaiba yung sentence. Pag babae dito, hindi kagaya sa English na pareho, at hindi rin kagaya sa Tagalog o Filipino na pareho. Parang, you lang pag English, diba? Pero pag dito sa Hebrew, pag lalaki, ata.
pababae at malilito talaga kayo mga besh. Pero kaya dapat pag-aralan nyo yung mga basic. Basic lang muna, saka na kayo mag-aral yung mga mahihirap na sentence. Yung basic ang importante kasi kapag yung alaga nyo, sabihin niya sa inyo, boy, boy, anirot sa lekol. Ang ibig sabihin nun, halika, halika, gusto kong kumain. Yun yung ano, pag lalaki, lalaki ka at tinawag ka ng alaga mo, bo, bo, anirot sa lekol. Pag babae yung tumatawag sa'yo. Ganun mga besh. Ang ano naman dito, ang pinggan sa lakot. Pag maraming pinggan sa lakot, ang tawag nila doon. Tapos naman yung ano, yung tawag doon, kutsara, cuff. Pag tanulin sa inyo kung F o a cuff, ang ibig sabihin nun, nasaan ang kutsara. Tapos, yung masleg is yung ano, yung tinidor. Oh, mapiyot. Pag mapiyot naman, tavili mapiyot, ang ibig sabihin nun, bigyan mo ako ng tissue. Tissue ang mapiyot, yung paper tissue. Tapos, pag sinabi na ani trika shirutim, ani trika shirutim, kailangan ko mag-CR. Shirutim is CR, mga besh. Pag sinabi naman na midbak, ang midbak is kitchen. Tapos, anirot sa lalek at abayta. Ang abayta, mga besh, is bahay. Bahay ang ibig sabihin ng ano, ng abayta. Babayt. Tapos, pag sinabi na ano, na yung television, pareho sa hindi, television, alam nyo na yun, TV, television. Pag naman yung, ano ba yun? Asin. Asin is melak. Yung medicine naman is kadurim. Kadurim ang ibig sa, ang ano, ang Hebrew ng medicine is kadurim. Tapos, tea, alam nyo na yung tea, parehas lang din naman ng tea sa, ano, sa Hebrew. Sa English, tea. Tapos, yung sugar, parang sa sukar. Sabi nila, sukar. Tapos, yung mantika. Mantika is shemen. Tapos, yung ano, bigas. Rice. Yung rice is ores. Sabi nyo sa amo yung mga baguhan na huwag kayong mahiya magsabi anirot sa livashel ores. Kasi wala silang pakialam dyan. Kailangan nilang kasalo naman yan eh. Kasi tayo mga Pilipino, alam nila na mahilig tayo sa rice. Ang ores is rice. Sabihin nyo na bevakasya anirot sa or anirot se livashelet ores or livashel ores. Kapag lalaki, livashel at pag babae, livashelet. Livashelet. Kamali, tuloy ako. Ang ano, ang buhok is sarot. Sarot. Pag ang bed is mita. Pag sabihin ng lola mo na gusto na matulog, anirot sa laleket lamita. Gusto ko nang pumunta ng bed. Tapos, water. Pag humihingi ng water, mine. Ang water is mine. Tapos yung ano yung, alam niyo yung salad-salad. Siyempre na na yan, na-explain na yan. Salad is yung mga vegetable, yung mga pipino, gano'n, yung milafifon, yung mga, kung ano-ano, lemon, tapos kasa, mga vegetable na yan. Pag sinabing lagyan mo ng lemon, ano na yung lemon, di ba? Tapos, shemenzait. Ang shemenzait is olive oil. Tapos, pag sinabing itlog, ang itlog is betsa, pag isa, pag madami, betsim. Tapos, ang milk is halab. Halab. Halab, halab. Alas lang yan. Tapos, ano pa ba? Ang mga basic na ano? Ang mga basic, yung dapat yung talagang malaman. Ang pinaka-importante mga besh, yung tanungin nyo ang nararamdaman ng alaga nyo. Yung ek at margisha, ima? Or ek at margish, aba? Ano ang pakiramdam mo? Aba? Ano ang pakiramdam mo, ima? Ek at margish. Pag sinabi mong maganda pakiramdam mo, margish at margisha to, at margish. Pag sinabi sa'yo yung ani margisha loto, it means pag loto, hindi maganda. Hindi magandang pakiramdam niya. Pag tob, it means magandang pakiramdam. Ganun yun. Kapag kinumusta ka rin, pag sinabi sa'yo na ako albiseder, pag sinabi sa'yo ako albiseder, sasabihin niya sa'yo na everything is fine, sabi mo biseder gamur, or biseder. Biseder gamur is, yung gamor is very fine. Ganun ba yata yun? Tapos alam nyo, kamay. Ang kamay is yad. Liad. Ve ang paa is, nakalimutan ko na tuloy yung paa na mental block yata ako. Ang eyes is 9. Tapos ang nose is af. Af ang nose.
Tapos ang bunganga is pe. Pag gusto niyo na ano na, pag sinusubukan niyo yung alaga niyo, sabihin niyo pegadol. Pegadol. Ang ibig sabihin ng pegadol, ibukas mo na malaki. Ah, ganun. Ah. Ganun. Tapos yung puwet, ang puwet dito, mas magandang pakinggan ang Ishvan kaysa takat. Katawanan kayo, natakat. Ang tinuro sa akin noon, ang Ishvan is social. Parang mas magandang pakinggan sa kanila yung yung Ishvan. Huwag yung takat. Tapos yung ano, parang sure, yung sure. Ang sabi nga lang, Vivaday. Ganun, Vivaday, sure. Mas magandang pakinggan. Kasi parang mas social daw na words yung Vivaday. Ganun, Israelit na Israelit. Yun. Yung turo sa akin ng anak ng ano noon. Tapos, yung maleta is, luggage, ganun din yan. Pares lang yan. Maleta, luggage. Tapos, yung tick. Pag tick, it means is yung bag. Ganun. Yung flowers is prakim. Basta, yun na mga besh. Sa susunod ulit, tuturoan ko pa kayo ng maraming words. Sa ngayon is, kailangan ko nang lumabas. Umuulan. Tapos na yung oras ko dito sa part-time ko. Nag-part-time ako kasi 4 days yung holidays ko. Sayang naman. Pinartime ko yung 2 days. Ipashare ko yung 2 days. Diba? Sayang naman. Sayang yung panahon dito sa Israel. Bye-bye mga besh. At till my next video again. At marami pa ako tuturo sa inyo ng mga Hebrew language. Stay put lang kayo dyan. At huwag nyo rin kalimutan na i-click ang follow button or ang like button. Paki-subscribe na rin yung YouTube channel ko mga besh. Huwag nyo kalilimutan naman yung YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko is Carlingel 19 Mix Videos. Ang page ko is Lynn Motek Shilling. Bye-bye mga besh! Till my next video again. Thank you!